What's up mga kabukid, Reden Costales here. And sa video na to, isashare ko sa inyo yung naging talk ko dito sa CHEFx Cultivate. Ayan, na-invite ako dito ni Sir Emil, ayun. Si Sir Emil, klima ko. And ito naman yung aking poster. Ayan. And ang topic ko for this talk ay, ayun, social media application in farming. So, panoorin niyo po yan. And of course, don't forget to click the like button and subscribe. Okay? Okay, good morning po sa lahat. Ako po si Reden Costales. You can call me Red or Reden. Pero sa internet po, ako po ay kilala bilang Agrillenial. thank you Sir Emil for inviting me here for the first session of CHEFx Cultivate. Actually, this is my first time na mag-talk sa ganito pong format. Usually, kapag na-invite ako mag-talk, talagang yung traditional na naka-PowerPoint, speaker, yung traditional na format. So, sa akin pong topic, binigay sa akin ni Sir Emil na topic yung paano i-integrate. No? Ano yung marriage between agriculture and social media? Okay? So, bago po tayo pumasok sa ating mga main topics, tanongin ko po muna, sino po dito ang walang social media accounts? Walang social media account? Sa lahat meron. Tama po? Okay, so ganun, no? Ganun kasikat, no? Ganun kasikat ang social medias natin. Pero ano po ba talaga ang social media muna? Ano ang social media? To give you an analogy, kumbaga ang internet, no? Ang internet para siyang mall, SM. Pag pumasok ko sa mall, hawak mo yung smartphone mo, pumunta ka sa Google, nag-type ka ng any address doon or internet site, yun yung pwede nating i-consider na yung mga tindahan sa gilid, no? Yung sa loob ng mall. So pagpasok mo sa mall, punta ka sa social networking site, and basically yung social networking site or yung social media, yun yung melting pot or yung kung saan nagkikita-kita yung mga tao. Okay, and once na nagkita-kita yung mga tao, nag-gather yung mga tao, automatic captured market po yun. Okay, and isa po sa mga functions na mga pwede nating gawin sa social media ay yung educational. Mga educational campaigns. Tulad po nung pinopromote ni Sir Emil, no, yung awareness about the environment. So kung gusto mo ng awareness, no, yung ideas mo, yung ideology mo na mangalaga sa environment, huwag magtapon, gamitin yung mga raw materials and convert them into fertilizer and then sell it off. So yung idea na yun, pwede mo siyang ibato sa mga group of people, specifically na nasa social media. And pwede kang gumawa ng iba't ibang mga promotional materials. So that's one, no? Educational. Ano pa mga functions na pwede mong gawin under social media? Promotion. Promotion in the sense of kapag ka meron kang negosyo, let's say farm tourism destination, na meron kang farm, you want to invite people, so gawa ka ng mga promotional materials tulad ng mga videos. Ayan, dyan na tayo papasok sa mga vlogging, sa mga vlogging topics. Pwede ka rin mag-share ng mga ano to, yung mga pictures ng mga guests na gumagawa ng mga farm activities in your farm. Let's say yung farm mo ay tilapiaan. May tilapiaan po ba dito? Fisheries? Experts sa fisheries? Let's say fruit trees na lang kasi yun yung mas sikat. Meron kang orchard, meron kang mga lansones, rambutan, meron kang niyog. And you want to promote yung farm tourism destination mo, pwede kang mag-picture ng mga guests mo na kumukuha ng bunga ng buko or umiinom ng buko juice from the buko itself. Yun yung mga promotional materials na pwede po ninyong i-post and i-share sa social media just to raise awareness. Raise awareness na, huy, meron akong farm tourism destination. Gusto mo bang experience to? Punta ka sa akin. Yun, pwede mo siyang gamitin. No, that's one tool. Well, that's one way of using social media to promote your farm or whatever you are selling. Next naman, yung information dissemination. No, isa po siya sa mga functions ng social media. It's information dissemination. Kung gusto mo magpakalat ng awareness, let's say, organic farming. Marami po ang nahihirapan pa rin mag-market ng organic products kasi nga merong medyo malaki yung price difference. So kung gusto mong tumaas yung awareness
ng consumers patungkol sa organic farming, gawa ka ng mga articles, gawa ka ng mga reading materials regarding organic farming, ano bang mga advantages niya, and then post it sa social media. Just to raise awareness. Kasi nga, ang daming mga tao sa social media, Facebook, Twitter, Instagram, doon nakikita ng mga tao yung mga gusto mong ibentang ideologies. Okay? Nga pala, balik muna tayo dun sa mga iba't ibang uri ng social media, no? Yung big three. Para sa akin, yung big three na social media accounts yung, syempre, number one si Facebook. Number two si Twitter. And, Instagram muna. And then number three si Twitter. Sino po ang may account sa tatlong yun? Facebook, Instagram, Twitter. Kompleto. Meron po ba? Or Facebook lang? Facebook lang. Twitter lang. Walang Facebook pero may Twitter. Bihira gumamit ng Twitter, ano? Instagram. Sino po nag-Instagram dito? Instagram. Pero meron din po kayong Facebook. Okay. So, nakapanood ako ng isang video or vlog. Dinifferentiate niya yung tatlong social medias na yun. And ano yung purpose? Ano yung purpose ng bawat isa? Facebook is more on general talaga. Promotion, information dissemination, marketing. Yung Twitter, para lang daw sa mga chismis. Mas more on sa panglabas ng mga ideas ng mga automatic na thoughts na bigla na lang pumapasok mo na gusto mong i-share. No, parang maliliit na mga ideas lang. Sa Instagram, more on sa mga pictures. Picture sharing ang Instagram. Okay? Ang market din pala, no, yung mga tao, yung mga nag-i-engage sa mga social medias na yun, kapag ka nasa Facebook, more on general din. Ang age group can be as low as 10, 12, up to, may kilala akong 80, nagpe-Facebook pa eh. Hanggang sa mga seniors. Pasok ang, or captured ni Facebook, yung mga senior market. Ngayon, punto naman tayo sa Twitter and IG, or Instagram. Ang mga nagtu-Twitter and nag-i-Instagram, yung mga mas mababa yung age sa atin. Either in our, sir, sa mga millennials, and Gen Z, pwede rin, no? Nag-i-Instagram and Twitter yan. Pero, yung mga mas, let's say, ano ba safer word? Golden? Nasa golden ages na? Golden years? Nasa ano sila? Majority of them are in Facebook. So, depende sa inyong target audience or target market. No? Doon po kayo magbato ng mga promotional materials. Let's say, organic farming. Kasi organic farming, ang product natin is for wellness and health. So, ang target market mo, yung mga meron ng health concerns, which is nasa Facebook. So, doon ka magbato ng mga promotional materials. Kung ikaw naman ay nasa farm tourism and ang market mo ay mga adventurists na mga, ang tawag doon, yung mga adrenaline junkies na gusto nag-cliff diving, cliff swing, giant swings, gusto nila yung mga hyperactive activities, mga millennials and Gen Zs, doon ka magbato ng promotional material sa IG and Twitter. No? So, depende sa inyong target market, doon ka magbabato ng mga promotional materials. Okay? Balik naman tayo dun sa mga functions ng social media. Communication. No, may pakikipag-usap. Kasi, halimbawa, nag-post ka na ng mga products mo. Let's say, yung honey pollen soap ni Sir Emil. Nag-post siya ng kanyang honey pollen soap. And then, may naging interested. Gusto niyang bumili. So, doon ka makikipag-engage, makikipag-interact. No? Gagamitin mo siya for communication. Sa ngayon nga po, parang mas gamit yung messenger eh. No? anong number niya? No? Di ko alam, sa messenger lang kami nag-uusap eh. Mas madalas nang gamitin. So, yun yung isa sa mga functions ng social media. Entertainment. No? Ginagamit din natin yung social media for entertainment. In my case, kapag medyo bored ako, naka-free time ako, nanonood lang ng mga video sa YouTube and sa Facebook ng mga anime, yung mga comedy clips. Ayan. So you can use that for entertainment. And lastly, syempre, yung sales. Pwede mong gamitin yung social media for sales, no? yung mga Facebook ads, yung mga Facebook page, diba? Ang daming mga nag-online selling. Ang daming mga nag-online selling ngayon. Ang ginagamit nilang platform, yung Facebook page.
yung kanilang Facebook page. So yun yung mga functions ng social media and paano mo naman siya i-integrate kung ikaw ay nasa agriculture industry. Sino po may mga farms na dito? Or magkakaroon pa lang ng farm? Sige ma'am, ano po ang inyo pong balak in the future? Do you have a, ano po? Dairy. Dairy, oh very good, ang ganda po niyan. Cattle, goat, or cow? Cattle, okay. Pinaprocess nyo na po ba ma'am or fresh po na milk? Okay. So kung halimbawa ay merong business si ma'am no, na dairy production. And gusto mong maging aware palalo yung mga tao to drink and buy from you, to buy your milk. Post ka ng mga articles, ma'am. Post ka ng mga articles on the advantages of milk, of carabao's milk or goat's milk, kung ano pong available sa inyong milk. And then, ang tawag ko po dun yung soft selling. Yung tinatarget mo yung kanilang subconscious to buy from you. Hindi ka nagsasabi na, huy, bili ka sa akin, o ito yung produkto ko. No. Sabihin mo muna kung ano yung advantages ng produkto mo and then later on, kapag kami naging interested, saka mo sila bentahan. Okay? In my case, ang gusto ko pong ibenta ay yung farm. So, one way of selling the farm is showing the people kung ano po yung ginagawa namin sa farm. And that is through vlogging. So, kapag ka nag-vlog ako, nakikita nila, pinapasingitan ko ng konti kung ano yung meron sa farm para mag-kumiliti lang ng interest ng mga nanonood. Okay? So kapag nakita nila yung farm, without telling them to buy, binebentahan mo na sila. Okay? So yung subconscious selling na tinatawag natin. Binebentahan mo sila pero hindi nila alam na binebentahan mo na pala sila. So isa yun sa mga strategies. Ano pa? Yung mga pictures na banggit ko na rin, kung kayo ay may plano man na pumasok sa farm tourism, pwede kayang mag-post ng mga activities like cow milking activities ng mga guests nyo. Pinapayagan nyo po ba yun? Not yet or yes? Yeah, ginagawa na nila ma'am. So yun, maganda po yun. I-upload nyo. Upload nyo yung videos or yung pictures na makita yung guests na nag-milk from the tits of the cow. Masaya pong experience. And actually, na-try ko na rin yun dun sa aming buffalo. Anong variety yun? Yung Italian eh. Italian buffalo. Super sensitive pala yun. But anyway, so yun, dumami yung mga guests namin na gusto ring subukan na mag-milk from direct doon sa kalabaw. So yun, you can post pictures and videos and then transact or engage na kung gusto po nilang bumisita sa inyo, paano kayo marireach. Sa marketing po kasi meron tayong tinatawag na 3A. 3A of marketing, kasi nabanggit ko na yung 4Ps, di ba? Yung product, price, may people pa nga yan eh. People, price, product, place, promotion, yan. And people, lima pala yan. Yung 3As of marketing naman, yun yung availability, accessibility, and affordability. In terms of pagiging available, yun yung lagi kang nakikita. Lagi kang nababasa, lagi kang nag-upload. Yun yung, yung frequency ng uploads. At least, siguro, no, at least 2 times a week ang upload ng pictures ng videos. And iwasan po natin yung tinatawag na flooding. Pag sinabi natin flooding, yun yung super dalas mo mag-upload. Super dalas mo mag-upload, parang nakaumay na. Nakaumay na sa audience. Napaulit-ulit na, dairy cow. Parang nakaumay, ayoko na makita to, so ibablock ka ng audience. So huwag mo muna silang masyadong bombahin ng information. Let them, or give them time to digest kung ano ba yung binebenta mong idea. So, 2 to 3 times a week ng pag-upload kasi hindi naman mawawala yun agad sa newsfeed. So, upload mo ngayon, it will stay afloat sa mga 2 to 3 days. So, after 2 to 3 days, upload ka na naman ng panibagong content. Okay? Ito yung pinaka-exciting. Yung pagiging monetized. Ayan, yung pagiging monetized. Just by creating videos and uploading content and creating a group of followers, pwede kang kumita sa Facebook and sa YouTube. Dito po yumaman sila Chux. Kilala nyo po si Chux. Sino po nagmamobile legends dito? Siguro po yung mga anak nila, no?
nagmamobile legends. Meron ng ano, yung mama, nakapagpagawa na siya ng bahay just by playing video games. And how does he earn from playing video games? Nire-record niya yung games niya. And syempre, magaling talaga, syempre, kaya may nanonood sa kanya. So yung mga games niya, ina-upload niya yung streaming niya sa Facebook and sa YouTube. And si Facebook and YouTube, kapag ka nakapag-gather ka na ng certain number of followers, ng viewers, and ng watch time, na-cemento mo na yung fact na, huy, may nanonood sa akin. No, yung tinututukan yung content na ginagawa ko. Lalagyan na nila ng ads. Ang tawag po doon ay YouTube Partner Program. YouTube Partner Program. Sa YouTube, you'll need 4,000 watch hours and 1,000 subscribers, minimum. Pagka meron ka na pong 4,000 watch hours and 1,000 subscribers, pwede ka nang mag-enroll sa YouTube Partner Program. Kung saan, pwede ka na nilang lagyan ng ads sa kanilang, sa inyong mga videos. Doon po kumikita yung mga YouTubers. Sa case naman ng Facebook, halos ganun din, pero mas mataas yung numbers kasi mas marami yung mga tao sa Facebook. I think that's 10,000 followers. And may 10,000 yata, 10,000 watch hours, if I'm not mistaken. So mas marami, pero pwede rin, pwede pa rin. So you can also earn just by posting videos sa internet. No, it's an additional revenue stream. Okay din naman siya. Sa ngayon, I've been monetized with YouTube for, ilan na, August? 15 months already. And okay na rin, nakabayad-bayad na ako ng mga utang. Pero yeah, it's a good ano, alternative source of income. Pwede rin, okay na. Kumbaga parang natutumbasan ko na rin yung sumusweldo sa Maynila. Kahit pakaway-kaway ka lang sa camera, sumusweldo ka na. Maganda yun. Okay, nabanggit ko na to. So yun yung mga things to do, no? Yun yung mga things to do. Yun yung mga dapat gawin. Ano naman yung mga hindi dapat gawin sa social media? So, papasok na tayo sa responsible social media behaviors. Number one ay no to fake news. Naku, ingat po kayo sa fake news ngayon, ano? Tungkol sa COVID-19, ang dami mga fake news. Lalo dun sa US, yung may brand ng disinfectant na kapag ininom mo daw, ano pa ba? Yung gasolina. May lumabas pa na mga ganun eh. So, double check po muna yung mga facts, no, bago po tayo mag-share. Lalo ng mga sensitive issues na ganyan. Another thing na hindi po inire-recommend gawin sa social media ay yung pag-share and pag-post ng mga negative topics, negative issues like, let's say, mga crime, yung mga nag-aaway sa highway, yung mga nangungutong na ng buhaya or yung mga violent na mga hinuhuli. So kung sa tingin po ninyo na hindi maganda yung inyong ipopost or share na magi-spread ng hate and negativity, no, better off veer away from that, no, iwas na lang po tayo dun kasi ayaw natin mag-propagate pa lalo ng hate and negativity lalo na sa online social medias. Stay away from sensitive issues. Iwas po tayo sa mga sensitive issues tulad ng, lalo ngayon, papalapit na po ang politics, ang election. So iwas po tayo sa mga political posts or topics. Religion, marami nag-aaway dito sa mga religious topics. Sa gender and sa race. Lalo ngayon, no, sa mga gender, yung LGBTQ community, medyo sensitive sila sa iba pang mga issues. So better off. Hands off ako dun sa mga ganong topics and sa race. So iwas po tayo dun sa mga lalo na kapag content creator ka, as much as possible, you don't want to talk about those things kasi nga maraming mga pwedeng magbato sa'yo ng mga kanilang mga opinions na bakit ganon, dapat ganyan. So just to avoid, hands off tayo dun. Additional tips po pagdating sa paggamit ng social media ay beware. Yun nga po, no, beware of fake news. Iwas po tayo dun sa mga, double check po ninyo mga facts, lalo na kung mag-upload po kayo ng articles. Kapag ka mag-upload or mag-share ako ng article, i-double check ko muna. Check ko muna sa 2-3 article. Kung iisa sila na sinasabi, then
Sige, share ko. O halimbawa, yung honey pollen soap ni Sir Emil. Ang honey pollen soap ay nakakaputi. Mukhang kailangan natin yun, sir. Okay. Hanap ka muna ng 3-5 articles na nagsasabi na ang honey pollen soap nakakapagpaputi. And kapag lahat sila isa na sinasabi, then go for it. No? Double check, fact check po muna. Ingat po kayo sa mga bogus accounts. Marami po niyan, mga scammers. Ang dami po niyan. Although wala pa naman po ako na experience ng mga bogus accounts, ng mga fakes. Pero ingat po kayo doon in the future. And if you don't like what you are reading, ito marami ito. Yung mga nagpo-post ng mga haters, mga hate comments. Ang dami po niyan, sobra. Pero sa ano ko, sa YouTube channel ko, meron pero konti lang. Manageable naman. Hindi ko makakalimutan yung isang nagsabi doon. Ayaw niya yung mga thumbnails ko kasi mukha daw akong tanga. Ang arte-arte ko daw. Tapos hindi naman ako artista. Ang itim-itim ko pa. So, tinamanan ko lang kasi anong magandang idudulot kung papatulan mo pa yun? Ano gusto mong sabihin ko? Na hindi naman, pogi ko nga eh. Siyempre, buhat ng sariling bangko. Delete mo na lang. Delete mo na agad, ignore. Huwag ka masyado magpapatama sa mga ganyan. No? Hindi mo naman talaga mapiplease lahat. Lahat ng mga nanonood ng videos mo, lahat ng babasa ng content mo, lahat ng bebentahan mo, hindi naman ay makaka-appreciate ng inyong binebentang produkto. Kahit sabihin mong export quality pa yan. Meron at meron po talagang babato dyan ng ang pangit ng produkto na yan. Oh. Bulok yung dumating sa akin. Marami po yan. One way of addressing, ano, kasi sabi nga natin, laging meron. So how would you address? Kung iba-iba po, kapag ka-produkto, pwede nating bigyan sila ng mga complementary products. Halimbawa, nag-deliver kayo ma'am ng 10 bottles of milk. Yung 5 doon, reject. Sa susunod na delivery, bigyan mo sila ng additional na libreng 5 bottles. Kapalit nung susunod na ano, yung mga nasira. So, pwede yun. Pwede siguro kapag tourism naman, marami to sa mga kumakain. May buhok, may langaw, hilaw yung karne. Ayan, pwede kami magbigay ng complimentary desserts. Pero syempre, number one, huwag ka makikipag-away. Stay cool and address the issue calmly and huwag po makikipag-away. So, kasi kapag ka nakipag-away or tinasan mo palalo, yung boses mo, mas lalo kayong mag-iinit. One time may mga guests kami na intoxicated, I mean lasing. So rowdy yung kanilang galaw, magaslaw. So pinalabas na lang namin kasi medyo nasisira yung tanim, medyo nag-iingay, medyo naharas na yung ibang mga guests namin. So pinalabas na lang namin. Peacefully naman, wala namang nagsuntukan or whatever. Okay, so last, iiwanan ko po kayo ng aking maikling quotation for the last tip. For us, well, hindi naman po millennials, no? For us na nasa information age. For us na nasa information age, social media is one of the most powerful weapons that will make you successful in agriculture. Whether for educational purposes, marketing, monetization and communication, however you use social media, it has really become a modern necessity for modern farmers. Okay, yun lang po. Marami pong salamat and sana po marami kayo natutunan. Thank you po. That's it guys. Sana marami kayo natutunan doon. And kung may mga questions kayo, don't forget to comment. No? I-comment nyo na lang po yun yung mga questions. Okay guys, so tapos na yung program, yung event and super enjoy naman. Ultimately, very refreshing yung event, yung mode of speakership. I mean, hindi siya yung traditional na formal na lectures na may presentation, PowerPoint. Ano lang siya, parang naging sharing, so very light yung ambience ng buong seminar. Lahat ng mga event coordinators, okay lang, okay din naman yung performance. Yung venues, okay lang din. Ayan, ang ganda dito. Para siyang retreat center. Ayan, so yun. Uwi na ako. Bye-bye and keep farming.